Mapagpala umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon tayo po ay nagsama-sama. Bago po ako magsimula, nais ko po yung sabihin sa inyo last time na dito po ako last. At napunta po kami ng Mindoro. Yung lahat po ng may mga tao pong lingit po sa alaman ng iba. I never asked anything, but I prayed to God, Lord, sabi ko, sasama ko sa vision sa Mindoro. Pagka may vision ka, Panginoon, tutuloy po ako ng Mindoro. Alam niyo ito, noong Sunday po, nandito po ako, marami pong kinausap ang Panginoon. At lahat po nang itinulong niyo ay marami pong natulungan sa Mindoro. May mga kapatiran po tayo doon ng mga mangya, more than 20 churches. Pito po kami galing dito sa Manila. Galing ng Antipolo, tapos ako po Kainta, dalawang Cavite, isang Las Piñas, isang Paranaque, at saka isang pong taga-Tagi. So magkakaibang churches po kami. Mostly po mga taga CCF at saka DCF. Mga kasama ko po sa mission. Dito po kami, nakamotor po kami hanggang Occidental Mindoro. At yung lahat po ng tulong niyo ay nakarating po sa Mindoro. Karapangan po natin ang Panginoon. More than 20 churches po ang nabisita po namin doon ng mga simbahan. At ang tatlo po sa mayigit dalawang pong simbahan po doon ay ang tatlo po doon ay hindi po mangyan. The rest po, 80% ng pinuntahan po namin doon ng mga ang pastor po ay mga mangyan. Minilakad po kami isang oras na more than 1 hour drive sa ibabaw po ng bundok. 4 weeks. Tapos balik po kami ng Poblacion. May linakad po kami 3 oras. Tabi po ng kabundukan. Halos 3 oras po yung lakad namin. Tapos may simbahan po kami, MCTV Church. Napinuntahan po ito after no more than almost 3 hours. Natulog po kami doon ng gabi. At kinabukasan po, naglakad ulit kami ng isa't kalahating oras para dalawin po yung isa't pong simbahan. So praise God, wala pong disgrasya sa amin. Although may isa po kasi kaming kasama na 58 years old. Siya po ay COVID survivor. Pagbalik po namin, imbis na sasakay po kami ng bangka, malaki po yung alon. So yung dalawa po, isang senior citizen at saka yung 58 years old dahil hindi po pumayag na sumakay ng bangka dahil malalaki po yung alon. So ang choice po namin ay lakarin ulit pabalik. May kit kalahating araw po, kinabukasan, yun po, naglakad po kami. Kalagitnaan po ng paglalakad, si Pastor Johnny, nagkakabiti po siya. Siya po yung COVID survivor. Actually, sabi po ng doktor, wala na sabi sa family. But then, praise God, ay makapangyarihan po ang ating Panginoon. At sa pamagitan po ng mga panalangin at mga mananampalataya ay nag-survive po siya after 2 months. Yun po, nakasama namin siya sa mission. Kalagitnaan po ng pag-uwi namin ay inatake po siya ng hika. Kasi nga mahina na po yung lagad niya. Because of COVID. Pero buti na lang po, kala namin puputol na kami ng kahoy para yung papasalit siya. Kami dala po pala siya pang spray. So yun, after siguro mga 2 minutes rest, lakad na naman po ulit kami. So purihin ang Panginoon. Madali po ang buhay dito sa Manila kaysa buhay sa probinsya. At marami pong kultura sa Mindoro, sa Occidental Mindoro, kung sa Apra Mindoro, na hindi po namin pinanguna pero dapat mabago sa mga kababayan at mga kapatiran po natin, mga mangyan, mga practices po nila na sumisira sa pang mahabang kinabukasan ng mga kabataan. Mga 11, 14 years old po doon ay buntis na. At sila-sila lang po doon sa ibabaw ng mundo. Meron po ba dito ang mangyan? Meron ba dito? Wala naman. Umamin ka. Huwag niyo na po akong isusumbong. May na-discover po kami doon na kapag ka ang bata, yung 11 years old, pwedeng bayaran yung nung may edad na para maging asawa. At kung ayaw na, ay pwede po siya
isaulin sa mga magulang. At kapag may bata po na ipapanganak at hindi kayang nalaga, sana kung iapapang po. Ito po ay buhay po na binabaon sa lupa kapag hindi kayang nalaga. Yun po yung mga practices. Sana po kami po bilang mga lingkod ng Panginoon, ang purpose po namin pumunta doon para i-bless yung mga pastor na sa remote area. Kanya-kanya po kami pagka hindi po ng Panginoon ay bless po namin yung pastor. Kaya yung mga binigay niyo po, yung mga nag-abot po, pang gasolina para sa mission ay nakarating po sa mga kapatid natin. Mga pastor po naman yan, doon po sa kabuntungan ng kultura. Na-bless po kami, although nakakapagod, isang araw, 4-6 na simbahan po yung pinupuntahan namin. May pwedeng motorin sa populasyon sa Kapatagan, pero mostly sa kabunduman. At ang mga bata po doon, pagbinigyan nyo ng damit, mga siguro mga 2 linggo nilang suot-suot sa damit. Pagamat malilino po at malalawak po ang ilog doon, baka may bangyan dito, huwag ma-offer. Huwag nyo na kayo susubong, chichismis ko po sila. Hinuhubad po nila yung damit pag kung kailan po talaga. Siguro, matansya ko po mga 2 linggo o 3 linggo bago po nilangbarin yung damit. Wala na pong labahan yun. Tapo na po yan. Hindi po sila naglalabahan. At hindi rin masyadong naliligo. Ganun po yung buhay nila doon sa iba po ng kapuntungan. So, tayo mga nandito, alam natin yung civilization. Although, karamihan po sa kanila, hindi na po alam yung original dialect nila na Iraya. Mga Tagalog na po sila. Pero may napuntahan po kami doon sa imagit isang oras na drive, four-wheel drive. Yun po, medyo may salita pa po na Iraya. Pero dito po sa Kapatagan, lahat po ng mga mangyan doon Tagalog na kalimutan na po nila yung original na lingwahe po nila. So ako po ay nagpapasalamat. Most probably, babalik po kami doon. Magdadala po kami doon ng mga kapatiran na may heart sa mission. Kung saan ay ang plano po namin, pinapanalangin po namin na mag-stay doon at least isang taon. Sabi sa akin, meron po silang mga mayor doon. Yung isang kabundukan, halimbawa, yung isang kabundukan may isa pong mayor sila doon na binuboto po ng mga tao. Siya po yung mayor, siya rin po yung pastor doon. Sabi sa akin, pastor, pwede kayong tumira dito pagkagawa namin kayo ng bahay. Kahit gaano kalawak na lupa, gusto niyo, pastor. Bibigyan po namin kayo dito kahit tumira pagkagawa namin kayo ng bahay. Sabi ko, magpipray mo na. So ang planong gusto ko lang po sabihin sa inyo, na lahat po ng tinulong niyo ay naitulong po natin sa mga kapwa nating manggagawa doon. Nagpapakain po kami ng mga bata mang yan. Nagpapalaro po kami, gumagawa po kami ng program. So yan po, purihin ang Panginoon at yun nga po, balak po, kasama niyo po kami sa prayer. Pito po kami doon sa original na grupo ng Bless the Ministers Riders para i-bless yung mga pastor. Ngayon kung yung membro ay tatrabahuhin pa po namin, hindi po namin mapapalakas yung mga pastor. So, magdadala po kami ng team, yung kakausapin ng Panginoon na mag-train dun sa mga kabataan nila doon para at least mabago yung mga ibang kultura na hindi maganda. At I think siguro after 1 year, yung mga kabataan doon sila na mismo ang mag-train sa kanilang mga kababayan at unti-unti po mababago yung kanilang kinasanayan o kinaugaliang kultura na hindi makakapunti po sa kanila. So yan po, purihin ang Panginoon. By the way, Christmas is all around the corner. Pakisabi po, dumaan sa bahay po namin. Yan. Ang kapaskuhan po ay nararamdaman na sa buong paligid. Kahit na may COVID-19, hindi po kayang pigilan ang bawat Pilipino na magkaroon ng Christmas. Amen po ba? Lahat po tayo. Actually, mga kabataan ngayon, excited na kung kinakailangan, kung pwede nga lang mangaroling, ay mangaroling na. Yan lang, because of the protocol of IATF, we will follow whatever the government protocol para po hindi naman tayo mag-spread ng virus. And I'm pretty sure na wala naman pong may COVID dito. Amen. Mga simbahan po ngayon, mga simbahan po ako napuntahan na bawal muna yung mga wala vaccine. Ano po, o kaya meron po silang place, dito po yung mga vaccinated, nung banda yung mga hindi pa vaccinated. Parang nakaka, di ba, merong discrimination. But then, salamat na lang dahil ang Diyos po tanggap tayong lahat.
Amen. Ilan mo yung katabi mo? Sabi mo, Merry Christmas. Yan po ang pagbati mula po kay Pastor. Sige po, ate, pakiclick po. So, sabi po dyan sa ating introduction, today is actually second Sunday na po tayo. Normally, ginagamit ko po ito last Sunday dun sa church where we also practice every... Actually, nakiusap po ba sa akin si Pastor Ramini? Pastor, pwede ka ba sa Divine ng first Sunday? Sabi ko, Pastor, meron din po kaming communion every first Sunday. So, may home church po ako, dalawa, na hindi ko po pwedeng iwanan. Kahit may mga pinagkakatiwalaan po tayo na pwedeng mag-preach, but I see to it every first Sunday. Hindi po ako tumatanggap ng commitment sa iba pong simbahan. Pag Sunday, para kay Lord, siyempre ito po yung simbahan. May mga nagpapa-dedicate ng bata, minsan may nagpapa-schedule ng kasal, hindi po ako tumatanggap pag Sunday kasi para po sa Panginoon. So, dahil ngayon po, sabi ko, Pastor, okay lang ba sa ikong Sunday yan? Kasi nga, communion. Muna lang natin, mga ilang buwan lang naman. Hanggang marami na pong dumating si Pastor Rosary. Pagdating niya po, first Sunday muli ang communion natin. Okay lang ba yan? Yeah. Alam po natin ang Panginoon. So every first Sunday or second Sunday, we celebrate, of course, December is Christmas, the most expensive month of every year. And also the most happiest month. Amen? We enjoy together our family, nagkakaroon po ng bonding, nagkakaroon po ng celebration because of Christmas. But then, today we will celebrate the communion. Amen? Communion is celebration. Okay? Hindi po yan pag-alala sa kamatayan ng Panginoon, kundi dapat pagbubunyi ng bawat mananampalataya, may Kristong nagsakripisyo para sa atin. Oo, namatay pero muling nabuhay upang bigyan tayong pag-asa. But before we proceed to our message for today, let us sing the chorus of In Christ Alone. In this song, there is story being taught. Paki-click po yan. Sabay-sabay po tayo. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Let's sing together once again. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. May kwento po dyan, behind po sa kanta na yan, na isang mananampalataya almost giving up back to their former life as unbeliever. But then, because of Jesus Christ, siya po ay na-revive. Na-encourage po ulit siya at naisulat niya po yung kwento na ito, yung awitin na yan. The information being discussed about Jesus our Savior, but the story is about Christian motivation. It's about a child of God motivation each day, week or month or year. Duman po tayo sa maraming pagsubok at isa sa higpit na pagsubok po natin. Itong halos 2 taon po ay nagdaan po tayo sa COVID-19. May mga pag-anak po tayo na hindi na po halos natin nakita dahil sa COVID-19. Bawal pong dalawin, bawal pong pumunta sa lamay. So makikita na lang po natin minsan nasa isang lalagyan. Abo na lamang. Ito malungkot na bahagi po na ginawa po sa atin ng COVID-19. But then there are some beautiful experiences behind COVID-19. If we are positive in our thinking, marami pa rin pong magandang nangyari. We still kicking. Amen. Why pa rin tayo lahat? Amen po ba? Pwede natin ganun. Talagpang ang Panginoon. Hindi po yan dahil sa galing ng gobyerno po natin, hindi po sa galing ng ating DOH, hindi po galing sa galing ng sino mang tao, kundi dahil sa Panginoon. So kung may asaan po natin tayo, not even our family. Because this enemy na meron tayong kinaharap po natin, hindi natin nakikita. Di ba?
bigla na lang, nahihirapan ng huminga. Bigla na lang, magugulat ka, hindi pwedeng dalawin sa ospital, hindi pwedeng lamayan. Darating sa bahay mo, abo na lang. Kilala niyo po yung isang pastor po natin dito sa kabila kay Karanalan, na pag-uwi po dito ni pastor, I forgot the name. Si pastor naman ay dinala sa ospital. Pag-uwi po dito ni pastor, ay nagsalubong po sila, hindi sa bahay. Nang magsalubong po sila ay si pastor ay nasa isang sisidlan. Nasa gara po na po at si pastor ay paglabas po ng hospital. Pag-uwi niya po ng bahay, si pastor po ay nasa jar, marble jar. Ganun po kabilis yung mga pangyayari. But then, ano ba mangyari sa buhay po natin? Wala po tayong pangamba sapagkat alam natin kay Kristo po at meron po tayong langit na umuwihan. Amen po? Amen. Manalangin po tayo, panandari, at tumukong po tayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay, aming pamilya, ang iglesia ang pinagkatiwala at ang ministeryo ang pinagkatiwala niyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po na ikaw po ang dahilan kung bakit kami hanggang ngayon ay nabubuhay. Humihinga, tumatawa, o nagiging masaya. Our existence is because of you, Lord Jesus Christ. Hindi kaya ng lakas, hindi kaya ng pera, hindi kaya ng laki ng katawan. Kagandahan, kundi kaya ng Diyos na gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat po, inihanyahan po namin kayong malayang kumilos at mangusap sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, amen. So as we continue, mga kapatid, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Unang Korinto, 1 Corinthians, chapter 3, verses 7, at verse 5 to 17. Medyo mahaba po ng konti, pero allow me to read from verse 5, 1 Corinthians chapter 3, verse 5, until verse 17. 1 Corinthians chapter 5, oh, sorry, chapter 3, verses 5 to 17. Verse 5, sa ESV po, babasahin ko pa sa ESV. Sabi po dyan, what then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe as the Lord assigned each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither who plants nor who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Take note sa salitan, labor. Sabihin po natin, labor. Tatanggap po ang lahat ng nagpapagalo. Amen. Sa gawain po ng Panginoon sa kanya pong ubasan, tatanggap, sabi po ng Panginoon. Okay. So tuloy po natin. Verse 9. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Kanina, label ngayon po, taker. Sabi natin, taker. So may nangangalaga o may dapat mangalaga. Verse 11, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, its one work will become manifest, for the day discloses it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. So yung labor kanina at saka yung work
is very important. If the work that one has built on the foundation survives, he will receive a reward. Again, sabi ko kanina, yung labor, yung pagpapagal, merong ganting pala. Ngayon, sabi dito, yung work po, i-re-reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Maliligtas siya, kailangan lamang ay para siya nagdaan sa apoy. So, ingatan po natin mga kapatid din ating mga ministries. Yung labor in the Lord, which is recorded in 15:58 of 1 Corinthians, is very important. Yun po ang i-reward. Sabi niya, kung ang inyong pagpapagal ay nasunog o natunaw, maliligtas kayo. Dangan lamang ay dadaan kayo, parang nagdaan sa apoy. Pero kung ang inyong ginawa ay katulad ng pilak, ginto o mamahaling bato, it will be rewarded. Amen? Ligtas ka na, may reward ka pa, may award ka pa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Napakatunong po ni Apostol Pablo para sabihin niya sa mga taga-Corinto. Ang isa sa pinakamagulong mananampalataya, mga Kristiyano po, ay sa Corinto. At wala kaya po, actually kaya po sinulat ang 1 Corinthians para iayos yung kanilang magugulong practices sa buhay. Nais ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay iayos at pagkaisahin po sila sapagkat hindi po sila magkaisa. Amen? Hindi naman yun divine. Nagkakaisa tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon po sa buhay po natin na halimbawa may meeting, may gustong puntahan, may gustong gawin. Hindi naman agad-agad nagkakasundo agad ang isip natin. Tama po ba? May gustong dito pumunta, may gusto sa Batangas, may gusto sa Boracay, may gusto sa Bicol. Saan ba tayo pupunta? So kailangan mag-come up tayo sa isang desisyon na kung saan ipinanalangin po natin, magiging mas madali. I mean, para sa simbahan, hindi masyadong gagastos. Hindi nagpapin ko ng pera sa pamamagitan ng tithes and offering. Yung general fund, baka hindi kaya. Yung gagastusin, baka sabi po ng nanay ko, ubus-ubus biyaya pagdating ng oras, tumama na nga. So iniingatan po natin bilang mga manggagawa ng Panginoon ng lahat ng bagay pinagkatiwala sa ating Diyos. Sabi natin ownership. Mahalaga po dito po sa unang Korinto, makita po natin na sinasabi ni Apostol Pablo ang bawat mananampalataya magkaroon ng ownership sa ministeryo ng pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Itong pulpito po ay pag-aari hindi ni Pastor. Pag-aari po ito ng Panginoon. Pero pinagkatiwala po ng Panginoon sa mga leader ng simbahan, sa pastor, sa mga leader po ng simbahan para ariin kanila. Bakit? Hindi mo pa halagahan ang bagay na hindi sa iyo. Tama po ba? Kumbaga sa itlog, yung itlog ng manok, hindi lilimliman ng sino mang manok ang itlog na hindi sa kanya. Hindi siya magsasakripisong maglimlim ng mayigit isang buwan at may mga pagkakato na hindi inom at hindi kakain para lang yung buhay doon sa loob ng itlog ay magkatotoo. Bilang mga mananampalataya, kung hindi po natin aariin na atin ang ministeryo, hindi natin paalagaan. Yun po ang dahilan kung bakit maraming mananampalataya taken for granted yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi na mapagbigyan yung kanyang request. Tatakbo na. Lilipat na lang ako ng simbahan. Hindi naman ako pinapansin dyan. Walang kwenta yung aking suggestion. Asan ang commitment? Asan ang pag-ayos? Asan ang effort? Kasi nga, walang ownership sa ministry.
Na-rebuke ng konti lang para lang maayos yung worship team. Kapatid, yung tono mo medyo papuntang Quiapo. Ipapunta tayo ng Baclaran. Na-offend na. Ayoko na dyan. Daming sinasabi ang arti-arti nila. Para naman kay Lord dyan. Di ba paggagawa ka kung para sa Panginoon, dapat pinagbubuti mo. At anumang suwestyon, nang sa ganun yung gagawin mo, hindi maging katulad na yari sa kahoy, o yari sa dayami, o yari sa damo, na pagdaan ng konting pagsubok, natutunaw na. Gusto mo pagdating ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, yung iyong ginawa para sa kanyang umpasan ay yari sa silver, gold, or precious stone. Sa, nang sa ganun, pag-reward, o in-award tayo ng Panginoon, amen, masaya tayo. Naintindihan po ba natin? Ngunit tandaan po natin, kasabay po ng ating ownership sa anumang bagay ay may tinatawag tayong responsibility. Kasi kahit anong bagay, kung wala kang responsibilidad, masasayang lang yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Boses mo, talento mo, lakas mo, talino mo, kung hindi mo gagamitin ng tama, sayang lang. Kaya malungkot po na maraming simbahan ng paunti na ng paunti ang mga membro kasi nga walang ownership. Mahalaga po. Sinasabi po ni Pablo, tingnan niyo po, may tatlong transition. Kung papansinin niyo po, may tatlong transition po dyan. Si Pablo po, pag, nung siya po ay mangusap sa mga taga-Korinto una, ang sinabi niya ay tungkol sa planting. Halaman. May nagdidilig. May nagtatanim. May nagpapalago. Tatlo. Si Apollo, si Pablo at ang Diyos. Hindi masyadong mahalaga yung ginawa ng dalawa, ang mahalaga yung nagpapalago. Ang Diyos lagi. Amen? Yes, we labor sa mga ministeryo, sa mga tinanim natin. Tapos biglang, nagkaroon ng ibang transition ulit. Nagkaroon ng about building. Di ba? Napansin nyo? Pangalawang transition is about building. And third transition is about the church. So, sino yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3? Binigyan niya ng emphasis siya, verse 17, sabi niya, you are the church. You are church building. Tayo ang mga manggagawa ng Panginoon para umuwi ng kanyang iglesia. But mind you, dapat ang lahat po ng ginagawa natin ay pumapatukoy sa nais ng Panginoon at sabi na sinasabi namin. Amen po. Hindi sa lakas, hindi sa sarili nating karunungan sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ay katulad lang ng isang maraming basa sa harap ng Diyos. May dahil kay Kristo. Amen. Pakiklik mo nga, kuya, Jesus is our cornerstone. Anong halaga ng panulukang bato? Mga batid, nagko-construction po ako bago po ako tinawag ng Panginoon sa ministeryo. Paglagay po ng pundasyon, bato po yan. At tingnan po natin yung passage. Yung bato, walang ibang tinutukoy kundi si Kristo. At ang panulukang bato ay tinutukoy din si Kristo. Mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, sinasabi po, may panulukang bato na tinanggihan ng mga tao subalit ihinalal ng ating Diyos. The cornerstone is very important sa foundation. Hyatt Hotel 1990, isang 5-star hotel sa Baguio na kung saan bumagsak dahil sa lindol. Bata pa po ako noon. Nung nagkaroon po na investigation, I think third story building, bakit bumagsak? Ang findings po nila, mahina ang pundasyon. Ang pundasyon po ng isang building, may tinatawag po tayong yung pundasyon. Meron po yung bakal. At yung bawat bakal sa ilalim po ng isang building ay interconnected. At napakahalaga po ng pinakakanto na kung saan doon po nagkakapit-kapit yung mga bakal at binubuhusan po ng simento. Sa ilalim po ng pundasyon, may guhos po yan, yung I-beam paikot. Doon po magkakapit. May bakal pa po. Sila po ang magkakasama. Na kung saan nagbibigay tibay at lakas para itayo ang isang husay. So bawat isa sa atin, mga kapatid, kung hinalintulad tayo sa halaman, kung hinalintulad tayo sa building, merong buhangin. Pero yung buhangin, hindi siya pwedeng tumigas mag-isa. Tama?
Kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng graba, kailangan niya ng bakal, yung bakal kailangan niya ng pantalit. Tulong-tulong, sama-sama. Hindi natin paglalaban-labanin kung sino dito ang marunong, kung sino dito ang malakas. Sige, bakal ka lang. Pag kinalawang ka, kibat ka na. Amen? Ako, akong malakas dito, bakal, bakal, bakal. Sige, mag-isa ka, ewan ko lang kung tatayo ka. Diba? So tingnan po natin practically. Minsan kasi masyadong spiritual yung ating ginagamit ng mga salita. Magagandang, magagandang English. Gamitin natin practically. Ang tinutukoy po na pinaka-foundation at ang cornerstone, wala iba kundi ang ating Panginoon. So everything in us, even our existence today, not because of our own strength and knowledge, it is because of Jesus Christ, who is our cornerstone. Your family, your business, your church, everything is because of Jesus. Amen? Palapakan po natin yung Panginoon. Na dapat, mga batid, dapat lahat ng paglilingkod o magagawa natin sa ating kapwa, maitutulong natin sa ating kapwa, it is not because our own. Because of Jesus. Amen? So, mga kapatid, the focus of this passage is about walking, number one. Number two, working. Oh, I'm sorry, watering, working, and warning. Tignan niyo po yung passage. It's all about the watering, working, and warning. Pastor, bakit watering? Eh, kahit sa halaman, kahit sa simento, kailangan ng tubig. Subukan din gawin yan, walang tubig, mamamatay. Ang halaman, yung simento, hindi titigas. So, merong worker. So, kailangan po natin ng working committee. At yun yung mga leader ng simbahan. Amen. And also, may warning. Tingnan natin, baka mahina yung ginagawa nating building, yung ginagawa nating simbahan. Baka naman meron dyan, hindi natin napapansin, unti-unti na pala. Nahihilig na pala. Baka may naghihilig na. Okay, tingnan po natin maigi. So, very important, watering, working, and warning. But let us look and focus on Jesus as the foundation as well. So, question, why we need to focus our Christian life alone in Christ? Why? Bakit kailangan makafocus tayo kay Cristo? Siya kasi yung superstar. Siya yung hindi Superman. Eh si Superman, hindi marunong mag-preak. Sa labas yung preak. Just kidding. Great power comes great responsibility. Imagine ang lakas-lakas mo pero hindi mo alam yung preak na sa labas. Ganun lang po, hindi lahat nasa'yo. Kaya huwag kang magmalaki. Amen? Maaaring sa isang bahagi, magaling ka, pero sa ibang bahagi, may kahinaan. Kailangan mo yung kapo. Katulad ng building, iba't iba makita po natin from 1 Corinthians, all the lahat na sinulat ni Apostol Pablo ay importante po yung pagsasama-sama at pagtutulong-tulong. Okay lang, minsan nakokontra tayo kung hindi mapagbigyan. Okay lang, what is important kung ano yung mapagbigyan na masusunod. Amen? At kalooban. Importante yung kalooban ng ating Panginoon. So we need to focus our Christian life alone in Christ. Why? It is because, number one, He is our cornerstone. Pag yung poste po, hindi interconnected, konting liglig, konting bagyo, konting, di ba lulubog po? Kung hindi po sila magkakahapit. We need to focus on Christian life, our Christian life in Christ alone. It is because He is our cornerstone. The foundation is critical to any sound structure built. Sabi po ni Webster, she defines as the underlying base and support upon which something is built. Siya po ay napakahalaga, napaka-importante. Sabi po ni Andrew Morrison, sinulat niya po, it man seems like a simple part of the overall construction process. But getting the foundation right is incredibly important.
ang anumang bagay na gawin mong tama ay napakahalaga. Kasi sa simula, pag mali na, kahit ipagpatuloy mo yan kung gaano kataas, sigurado magkukulaps na yan. Na dapat ganun po ang tinitingnan natin sa ministeryo yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang bawat isa ay mahalaga. Amen? Sabi po ng Romans, yung tingnan kayo mas mataas kaysa sa iba o mas matalino sa iba. Kundi pahalagahan nyo. Minsan kung alin yung mga bagay na o bahagi ng katawan na hindi masyadong importante, siya yung mahalaga. So, huwag tayo maging proud. Sabi niya, the biggest reason for this is that any mistake you make in the foundation will only get worse as you go up. It is known as compounding defects. So the cornerstone is the most important stone in the foundation because it sets the foundation and the rest of the structure into proper direction. Tandaan po natin, kapag ang poste wala na po sa hulog, kahit anong laki ng bakal nyo, sigurado tatagilid at tatagilid po yan. Eh pag sinabi mo sa kapang, wala ka talaga sa hulog, ito hindi maganda pa. Di ba? Kaya talaga pag nagsalita ka, wala ka sa legal, wala ka sa hulog, ayusin mo nga buhay mo. Sa hulog. Di ba? Pag sinabi mo, wala ka sa hulog, wala ka sa ayos. So mahalaga po na nakafocus tayo ang buong buhay po natin, ang pamilya po natin, ang ministeryo natin, ang iglesia natin, ang bansa po natin. Sabi po ng Biblia, blessed are the nation whose God is our cornerstone, our foundation. Pag may ginagawa po tayo, communion, may warning po si Apostle Paul, na yung communion ay ginagawa natin ng may mataas na paggalang sa Panginoon. Hindi natin pinagtatakot. Pulat naman ka. Di ba minsan gano'n? Yan ay symbolize lang ng katawan ng ating Panginoon. Ang asim naman ito. Di ba? It signifies the body and the blood of Jesus because without the shedding of blood, there is no remission of sin. We have to understand the two sides of the coin. Amen. The teaching and the doctrine on every Christian is very important. Di ba may dalawang mukha yung bariya? Dapat natin makita ano yung importante nun. Yung dalawang mukha ng bariya sa Christian ay yung kanyang doktrina at yung kanyang teaching. Pag mahina ang doktrina, pagdating ng bariya, kakagusin nyo, ililipad nyo. Kasi nga, hindi matibay ang progreso. Yes! Christian practice or transformation is very important. But what is your Christian practice without your foundation? Kailangan natin pagsasamahin natin. What does all this have to do with Jesus? Jesus is the cornerstone of the church and the foundation of every believer. Verse 11, diba? Ano sinasabi ng verse 11? Jesus is the cornerstone. Amen? Siya yung pinakamatatag at pinakamatibay. Acts chapter 4 verse 11. This Jesus is the cornerstone that was rejected by you. Sabi ni Apostle Paul sa mga expert of the law, teachers of the law. Kaya gaano ka mang karunong kung hindi si Kristo kudasyon ang lahat ng ginagawa mo. You are rejecting the stone which is very important in your life. Amen? The building which has become the cornerstone. He is the cornerstone in the foundation and because of this, he has all the authority which is given by the Father in heaven. Matthew chapter 28 verse 18. Sabi po ng ating Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigyan sa akin. Kaya, mayo kayo. Gawin yung disipulo ang bawat bansa. Bautismohan mo sila sa pangalan ng Panginoon at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Kapatid, kamusta na po ang pagsunod natin sa Panginoon? Napigilan na ba ng COVID-19? Amen? Pero nakaka-rides na. Nakakapag-bike niya. Pero pagdating sa church, bawal. Kasi may COVID-19. Wala ko COVID-19 sa church! Just telling the alibis. Kasi,
ayaw mo magsimba, mas masarap pang magpunta sa Marilaki. Marilaki? Sa moon. Alam mo, sabi ni Biko, eh dapat inormal lang lahat ng school. Bakit? Pinayagan nga pumunta yung bata sa mall. Pinayagan nga pumunta maglaro sa mall. Pinayagan kumain sa napakaraming tao. Tapos pagbabawalan mong matuto yung bata. Ano matututunan nila ngayon, TikTok? Sa bahay na lang ang ginawa nila. Na-stress na nga sila kasi yung apat na corner na lang ng kanilang bahay na lang nakikita nila. Nakatawa. Nakatawa ang buhay. Kidding aside, pero yun parang totoo. Pag-aralin mo, ayaw na nila. Diyos ko, ang galing sumayaw, pero pag sa paglilingkod, sa pananamin, sa pagpapasa ng salita. Imagine, igaganon lang yung cellphone, tapos lahat ng kabisado, lahat ng kanta, kabisado mo sayawin, tapos yung salita ng Diyos, hindi makabisado. Hello? Sikat na sikat sa TikTok. Ang daming views, ang daming followers. Pero hindi marunong mag-follow kay Lord. Busy sa maraming bagay sa social media, pero ayaw gawing busy yung sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Lokos na mo kay Lord. Kahit na from Alpha to Omega yung COVID-19 na yan, yung Omicron pa. Greek alphabet yan, mga kapatid. Kanina, Hebrew alphabet, Psalms 91. Sorry. Kahit pa, dapat hindi tayo mapigilan sapagkat ang pundasyon ng ating paglilingkod, ng ating existence, ng ating simbahan, ng ating pagiging Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Second, it is because Jesus Christ is our atonement. Atonement means siya po yung nagbayad puri sa atin. Bakit? Yung buhay po natin nung hindi pa po tayo mananampalataya, walang kwenta. Bakit? Kaaway tayo ng Diyos, pero minahal tayo ng Diyos. Nung tayo ay makasalanan pa. Yung dugo ni Kristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya ang naglinis sa atin. Hindi mo kayang linisin yung sarili mo para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Hindi mo kayang dalhin ang sarili mo para mapunta ka sa langit. Pero dahil sa dugo ni Kristo, naging karapat-dapat tayo. Naging katulad tayo ng nyebe sa kaputihan. Dahil linis tayo ng dugo ni Kristo. Yung dugo niya ang tumubos sa atin. Yung dugo niya nagpatawad sa ating lahat. Jesus Christ had to become flesh to be our sacrifice. Atonement required blood. Yung pagtubos ay nangangailangan ng pagtigis ng dugo. In Hebrews chapter 9, verse 22, it says, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness or no remission of sin. It means Christ's blood is our atonement. He paid the price by giving His own life for us to be saved. Amen. To experience the love of God. Sasabi ko, ano si share mo? Sa church? John 3.16. Ha? John 3.16? Ano ba? Tututunan ng mga tao siya? John 3.16? Sagal na yan, palasak na yung passage na yan. Palasak na, pero hindi naiintindihan ng marami. Di ba? Gusto nila Christmas, pero hindi nila alam na yung dahilan ng celebration ay si Kristo. Ano yun? Yung pag-ibig. Tatlong bagay. John 3.16, yung love. Yung gift. Yung faith. Ang sino man sumampalataya ay hindi mapahama. So kung wala kang pananampalataya, mapapahama ka. Baka pagkata, baka hindi ka nang umabot ng Christmas eh. Di ba? Yun ang realidad, nakakagulat. Tapos sasayangin mo yung buhay mo? Kati TikTok? TikTok is not bad.
But spending your time with TikToks, with social media, is bad to your Christian life. Because the social media opened the mind of every young people in our church and destroyed their lives. Hindi masama ang cellphone. Gamit natin yan, immediate needs, nakaka-send kagad ng message. But using cellphone too much of your time is bad to your health, bad to your spiritual life, bad for your finances, bad for everything. Kahapon galing po kami sa Lugban. Mission ang mission si Pastor. Bakit? Sayang. Lumilipas ang panahon. Amen? Yung motor, alam po ng mga taga-divide, yung motor po na meron po ay bunga ng mission. Alam niyo, brother, please, alam niyo, brother, niyo. Pag may mission opportunity, bakit ko i-stack sa bayan? Pwede naman niya umandar. Sabi ko, pag may tumang pasal, sama ka ba sa mission? Pag may provision, may mission. Amen? Pag may inutos, may itutos sa Lord, payag ka ba? Provide si Lord. Langga, madaling araw, madilim pa, pabalik, madilim na. Basa sa ulan, buong maghapon, babiyahe ng alas 3 oras. Para lang abutin yung mga kapatid natin doon, mga manggagawa doon, mga bata doon. Bahagi na ng salita ng Diyos. Pag alam mo ang halaga ng ginagawa mo, at alam mo ikaw lang ang pinagkatiwalaan dyan ng Panginoon. Ownership is very important. Kasi alam mo, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Hindi mo papabayaan, ipagtatanggol mo yan. Sasakripisyuhan mo yan, katulad ng inahing manok. Sasakripisyuhan, painitin yung itlog. Hindi para malaga. Hindi para yung buhay mabuo. Amen? Yung church mabuo, maraming buhay sa loob ng simbahan. Ang talagang, anong ginagawa? Binigay na ni Lord ang lahat. Tayo naman. Amen. Huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon. May tinawag sa mission, may tinawag sa church. Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, do it without any hesitation because you believe that particular ministry is designed for you, not for other. May iba rin silang ministry. Kaya mga kapatid, ang pupunta sa simbahan, regardless of your age, bata pa po ako. Yan ang sabi ni Satanas eh. Anak, bata ka pa. Yung ministry ay para sa mga matatanda na, mga may tamang gulang na. So sabi mo ngayon, ay oo, bata pa talaga ako. Hindi mo na ako sa ministry. May 8 years old lang, naging hari ng bayan Israel. 8 years old. May pagtanda mo, sabi nyo ni Satanas, matanda ka na, may rayo mo ka na. Sabi mo na lang, may ginagahot ka na. Oh. Hinihingal ka na, hindi ka na pwede sa ministry. Doon ka na lang sa bahay ka na lang. Manood ka na lang ng TV dyan. Mag-YouTube ka na lang. Ano nangyari? Dinadaya ni Satanas yung isip natin. Sabi ng Bible, whatever you do, do it for the glory of God. Amen? Amen? Tingnan po natin mga kapatid. Christ alone took flesh and through His gift of love. Ngayon Christmas, the reason for the season is Christ alone. Kalimutan niyo na yung mga media sa bintana. Nagawa niyo ng mga nanay ninyo. Nagawa niyo kayo. Wala absent si Santa Claus. Quarantine. Bakit? Hindi pinapunta ng Pilipinas. Bakit? Hindi pa naka-quarantine. Wala pa, hindi pa nababaksin. Huwag nyo nang hintayin. Ibigyan nyo, mag-iwag kayo ng ano, kita nyo si nanay nyo ayun, naglalagay ng mansanas at kaya nyo sa medyas. Sana bagong laba yung medyas. The season is the gift of love from our Father in heaven. Through Jesus Christ who atone our sin. Amen? Landa natin mga kapatid, dapat nakikita natin sa bawat ginagawa natin na nasasatisfy natin ang Diyos. Because of the gift of God through Jesus Christ, He satisfied through the blood of the Lord who paid the penalty
full payment of sin. Because in death of Christ, we live. 2 Corinthians chapter 15, 5 verse 15. We live for Him, not only for our own will, but for the Lord. Galatians chapter 2, sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay para sa sarili ko, kundi ang Kristo na sa akin. Kaya yung buhay na meron ko, gagamitin ko pa sa kanya. I live for the glory of the one who sacrificed for myself. Amen? Hindi ko na gagamitin yung para sa sarili, yung akin, yung buhay ko para sa sarili ko, gagamitin ko sa nagsakripisyo para iligtas ako. Amen po ba? So second, o third na pala tayo. Mabilis, basbaso. Nabang madali ako ah. We need to focus on our Christian life alone in Christ. Sabi po ng third, because Christ is our very breath. Naalala ko yung kasama namin COVID survive. Nung hiningal siya, namutla. Pati yung talampakan, namumuti. Eh siyempre, mga naka-sinelas lang kami. Nangyari ba, sir? Tapos na nga yan, sandals na yan, sakit sa paa. Lalo akong nahirapan. Sabi ko, may extra akong sinelas dito sa paa. Ano ang sinelas? Pati, pastor, pati talampakan mo, namumuti. Ah, mong hiningal din talampakan. Napakalaga ng hininga. Amen po? Magbasta mag-toothbrush lang kayo para mabuhay din yung katabi mo. Importante po yung hininga. Mag-toothbrush ka para mabuhay ka. Kidding aside, masensya na po kayo. Gusto ko lang mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Baka po ba sabihin natutulong niya. Tingnan niyo po. Pakiclick mo nga. Sabi diyan, breathing is a vital part of life for every human being. The average person while breathing takes 16 breaths every minute. 16. Isang minuto. 960 breath per hour, 20,040 breath a day, and 8,409,600 breath a year. Kapatid, Pasko na, 2022 na, ano pang ginagawa mo sa buhay mo na yung buhay, yung hininga meron kahit gamitin mo sa Panginoon? Every day is very important na magamit natin para paglingkuran ang nagbigay sa atin ang hininga ng buhay. Hindi tayo displaced sa simbahan. Hindi tayo displaced sa Pilipinas. May mandato ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because we are the children of God. Sabi po sa akin, busy si pastor ah. Larga ng larga, wala namang pera. Kala nila, mapera ako, mayaman ako, kasi mission ang mission eh. Hindi ba pwedeng sponsor lang? Hindi ba pwedeng bawat pagkakataon sa buhay natin, gamitin natin para kay Lord? Amen? Kahit tawaran tayo ng iba. Ang yabang ko, pamisyon-misyon pa, wala ko na naman pera. Uwilang. Sa bawat kaligtasan ng iba, maging sa bata, may kausap ko ako kahapon sa Lutban Quezon. Ako, ni Ero Pistada. 16 years old. Sabi niya, Pastor, Justin, 16 years old, ngayon, happy birthday sa amin. Basta, pray po ako sa amin. Anong meron? Pinakita niya. Ako pretending ako maging ako matapos. Basta, ito yung mga sinulat kong tula para sa Panginoon. 16 years old. Kunyari, binabasa ko, pretending. Wala akong matapos. Hindi ako makabasa ko lang siya. Sabi ko, ang ganda nito ah. Para hindi siya ma-offend na yung neighbor niya, importante sabi ko hindi lahat ng tao marunong sumulat.
ng tula at awit para sa Panginoon. Gamitin mo yung ability na binigay sa inyo ng Panginoon. Who knows? Ano bang gusto mo? Sabi niya, gusto pastor maging songwriter, poem writer. Good! Hindi lahat may ganyan ang ability. Pastor, pwede ba ipag-pray mo ko? 16 years old. Pogi. Ano? Ay, hindi ganyan. Pinag-pray ko siya na ma-enhance yung kanyang talent. Sabi kasi ng Bible, every good gift is coming from God. Amen? At yun sa simbahan, umiyak, tumataw. Baliw kay Lord. So, pagkatapos yung pag-pray, sabi pa sa pag-pray mo niya, bakit? Pinag-pray na ka dalawa. Birthday ko bukas pa sa... Pray ka. Sabi ko, sige, at buka sa FB mo. Sabi, sige, pastor, i-send ko doon lahat ng gagawin mo, ginawa ko ito na i-send ko doon. Kanina mga pastor, eto na po. Sinend niya, binasa ko lahat. Nagsinungaling ba ba po? Oo, kasi totoo, hindi ko talagang mabasa. But I don't want to be, for him to be offended. Hindi ko talaga. Salamin ko. Pero binasa mo. Ang galing ng pagkakasulat, ang galing ng pagkakadugtong-dugtong ng bawat talata ng kanyang isinulat. Sabi ko, tuloy mo lang. Hindi ako magugulat isang araw. Meron ka ng album. Para kayo. Amen? Importante na magamit natin ang ating buhay. Alam niyo po, doon wala po silang Sunday service. Pero meron silang malaki pa dito yung building. Sino nakakita? May nagkomentata. Basta nung laki ng building ko, brother. Laki ng building nila. Pero puro children ministry every Saturday. Daming bata. Eh, isang, hindi mo alam kung anong kinabukasan ng isang bata. Hindi mo alam yung encouragement mo, yung prayer mo sa isang bata, magiging somebody pagdating ng panahon. Sayang yung oras, yung hininga na sana binigay mo sa kanya. Bawat bagay na ibigay natin ay nagdudugtong ng pag-asa at buhay pa sa iba. Bonifacio Day, 28th of November, anniversary po ng Flag Riders. Bagay po ng aming anniversary ay nagkaroon po kami ng bloodletting. Pag nagbibigay ka ng dugo, binintiso yun para sa iyo. Pag nare-replenish, napapalitan. At yung binigyan mo, mga kapatid, because of the COVID-19 shortage po ang blood bank ng dugo. So kung may maibibigay ka para sa iyong kapwa, why not? What is 450 o 500cc? What is 500cc? Yung motor ko nga 150 lang eh. Magkaiba pala yun. Bigay. Di ba? Kahit ano na pwedeng ibigay natin because of the blood of Jesus na tinubos tayo yung dugo mo. Baka kung ano pong tinetest naman yun. Di ba? Tinetest naman yun. Para pumasa. Na at least makapagdugtong ng buhay ng iba. Ano mang meron ka? Hindi mo kayang magbigay ng pera. Meron kang panahon. Di panahon ibigay mo sa iyong kapwa. Wala kang pera. Wala kang panahon. Eh, paraan. Gawan mo ng paraan yung pangangailangan ng iba. Amen? This is how we build the community where the foundation is Jesus Christ. Where the foundation is the love of God. This is how we build sa church. Sabi doon yung paghahalaman, yung pagtatanim, yung pagtatayo ng building, yung pagtatayo ng simbahan, you are the church. Because the Spirit lives in you. Alam naman natin, di ba? Marami na tayong narinig mula kay Pastor Ramini, kay Pastor Josue, sa mga leader ng simbahan. You know, this is very simple. The devil are being triumphant.